Sa counterpoint, alamin natin ang mga kwento sa likod ng istorya. Kilalanin natin ang mga personalidad at ang kanilang paninindigan. Liwanagin natin ang mga issue na mahalaga sa lipunan. Ako po si Salvador Salpanello at ito ang Counterpoint. Sa Canada, South Korea, at sa ilang estado sa United States o Estados Unidos, 19 years old ang age of majority. Ang age of majority or legal age ay ang edad na itinatakda ng estado kung saan ginagarantiya ng batas ang mga karapatan. Gayun din ang mga responsibilidad ng isang individual o isang mamamayan bilang isang taong nasa edad o adult na siya. Anong ginagawa mo nung ikaw ay 19 years old? Ako po, nung ako ay 19, I remember, that's between high school and college. Kaka-graduate ko lang sa high school. At ang alam natin, kasi nung high school, siyempre, puro tayo laro, puro tayo bulakbol. Pero nung pumapasok na tayo, nag-summer kagad ako college. Nagsimula na tayo maging seryoso sa pag-aaral. Pero at the same time, maaga tayong naging aktivista. Pumasok tayo sa larangan ng aktivismo. Nakita na natin kasi ang mga kalakaran kung saan yung mas nakararami sa ating mga kababayan. Sa lahat ng bagay. So, nagsimula na po akong suriin ang ating lipunan at nag-umpisa na ako ng aking pagka-aktivista habang seryoso din ang aking pag-aaral. Kaya hanggang ako yung 19 years old, aktivista na po ako. And hanggang ako naging karating sa College of Law, aktivista pa rin. Hanggang ngayon nga natapos na ako ng pagka-abogado, ganun pa rin. Hindi na ako nawala. Kung ano yung naitanim sa akin nung ako'y 19 years old, hanggang ngayon ay daladala ko pa. I wonder kung alam nyo na 19 na taong gulang or 19 years old lang si Emilio Jacinto nung siya ay sumali sa Katipunan at tumulong para isulat ang kartilya ng Katipunan. Alam nyo rin po ba na 19 years old din ang edad ng pinakabatang naging news anchor sa kasaysayan ng bansa. Joining us tonight is a multi-awarded broadcast journalist, a public servant, a philanthropist, a proud mother of two, and a scholar when he was still a student. No other than Miss Ricky Matthay, the newest face of primetime news here in Net 25. Let's get to know her when we return on Counterpoint. Ininvite tayong isang napakagandang babaeng makikisaya sa atin sa Quezon City. Miss Universe Philippines, Bea Luigi Gomez! It's not working. Nakakasakit kayo sa paraming mga babayan natin. Hindi nakakainom na malinis ang tubig. Anong probinsya ang mamantika? Ano? Cebu. Ang doy patawad, busted na, nasi santi pa. Di lang yan, naskam at bugbog sarado rin. Rockstar dreams, tuluyan na kayang mapurnada. Pero just when he's about to give up on life, meron siyang nakilala. Tanggapin kaya ni Lloyd ang imbitasyon ni Attorney Ferrell? Ito na kaya ang maghahatid ng bagong pag-asa? Abangan sa next episode this Sunday, 4 p.m. dito lang sa Net 25.
aktibo. Nay, tanggalin niyo, Nay. Goodwill sale. Alika po ako, check mo yung box namin. May payong pa! Sa'yo na yan. Eh, kuya, wala ko pa ngayon. Eto, kuya, wala ako na ito. Ay, dyan na to. Sige na, hawak! Pwede mo na. Oh, no! Biro only! Sa Net 25! Tatalo pag together, let's end together. Nagsimula siya ng karera sa edad na 19 at nagtapos siya sa kuleo ng ganun ding edad. Pero teka muna, hindi lang ordinaryo ito sapagkat tinapos niya po broadcast communication at sociology sabay pa. Hindi lang yan. She graduated with honors, magna cum laude, and one more thing, UPU ito, graduate, University of the Philippines. Isang philanthropist, isang news anchor, at ngayon, matapos ang ilang taon ng kanyang pamamahinga sa harap ng camera, aba, nagbabalik ang mas lalo pang gumagandang si Miss Ricky Kwek Mathai. Hello, Miss Mathai. Hello, Teresa. Thank you for having me. Nako, napakalaki pong honor na talaga makasama ang one of the most brilliant minds in the Philippines. Nako, ha? Anyway, nagsimula ka ng karera mo ng 19. Opo. And straight from the college yon. Yes. Teka muna, paano mo naman nagawa yung bigla kang nakuha? Alam mo naman, sa broadcasting, kailangan ng impluensya, kailangan ng medyo may connect. Actually, attorney, ano yan talagang para siya talagang, it's serendipitous, I think. Kasi hindi ko siya pinlano Kasi di ba, alam mo na, pag-college, fourth year, kailangan ka mag-internship. So since I was taking broadcast communication, nag-intern po ako sa CBN. Noong panahon na yon, para sa Tatak Pinoy. Alright. 19 ako noon, tapos inabsorb po nila ako. So wala po akong plano dahil ang plano ko po dati ipagpapatuloy ko sa law, sa UP law. Kaya lang ito yung story, napaka-stricto po ng tatay ko. Hindi ako pinapalabas. So sabi naman ng mga kaibigan ko na nakilala ko sa ABS, alam mo Ricky, a learning goes beyond the four walls of a classroom. You know, to cut the long story short, nag-enjoy po tayo sa broadcasting. Sabi nga nila talaga, the most unexpected thing sometimes, ano, ay yung talagang pinaka- enjoyable at saka blessing din po talaga. Teka muna, yung bang pangalan mo, Ricky, is that a screen name? Yes, it is a screen name. Napakalapit po ng pangalan ko talaga. Ano bang talagang... Napakalapit po. Ingrid. Oh, Ingrid. Ingrid, malayo. Sabi nila, ang Ingrid kasi parang mataas para sa merkado. Ingrid ng, Bergman. Kasi nagsimula rin po tayo sa radyo, sa AM and FM stations sila. So kailangan nila parang something catchy daw. So panaisip nila ako, ano ba yung pangalan na wala pa na lalaki? Saka something masculine. Sabi ko, Ricky, Adi Ricky. At doon na po. Why did you keep it? Minintain mo eh. Minintain ko po kasi I think sabi ko nga, I live such a sheltered life for all my life, alam niya, hanggang magkapagtapos ako ng kolehiyo. So, kumbaga, yung rebirth ko, I think it's my rebirth, it was when I started working. At doon na po, talagang nagtuloy-tuloy na rin po yung, I think that's, I would like to say it, my new life. So, lahat na po ng mga nakilala ko, mga naging kaibigan ko, nagsimula po nung ako ay naging Ricky na. So, yung name mo ngayon, pati sa passport mo? Ah, hindi po. Nagugulat nga sila. Original. Opo. Anyway, nung nag-broadcast ka, when did you think that you reach your peak sa career mo? That's a very interesting question, attorney. Kasi, honestly, I started at 19. Yeah. I submitted my early retirement at the age of 25. Kasi,
in those 5 years, sabi ko nga nasagad eh, kasi parang everyday, meron po akong programa sa telebisyon at sa radyo, mula Linggo hanggang Linggo, at halos kada oras, meron po tayong programa. So parang may point, tapos nakakuha na rin po tayong mga awards, ganon. May point po na sabi ko, parang may kulang. May, you know, there's some kind of fulfillment sa akin na hindi ko ma-reach. Pero there came a point na parang sabi ko, kahit anong blessing sa akin siguro, not that I am being ungrateful at the time, but I wanted to do something more. Kasi nakilala ko po yung asawa ko. Pamilya pa lang ang kulang po sa akin. Anong nagustuhan mo sa career mo sa broadcast journalist? As a broadcast journalist, sa totoo lang po, akala ko dati parang na-explore ko na, not really explore because, you know, I had to admit I was sheltered, di ba? Pero sa UP kasi, di ba, attorney, ikaw, isko ka rin, scholar ka rin ng bayan. Lahat ng uri ng tao, makikita mo doon, makikilala mo. Akala ko talagang I was exposed already. Pero bilang broadcaster po, you know, ang dami natin mga pinupuntahan, halimbawa sa field, alam mo yan, tas iba-ibang klase ng tao ang nagpupunta sa studio para magpa-interview sa'yo, talagang mas na-expose ka pa. Hindi na lang sa, sabihin natin, hindi na lang sa UP, which is a microcosm siguro of the society. Pero ito talaga yung Pilipinas. Nakita ko po talaga mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ayun, so natutuwa po ako dahil, and that developed, I think, yung talagang pagiging empathic ko sa tao. Now, you were one of the leading personalities at the time, and you were everywhere. Kahit sa mga tumingin sa television, nandun ka. So, and you were telling me, na medyo nabago nung nag-asawa ko. Is that the reason why you stopped your broadcast career? Actually, ito, I haven't, this is the first time I'm actually gonna reveal it. Yes. Because it's not being prideful, it's just that siguro po ako nasanay na talagang yung privacy ko as a person, I really put premium to that. Kaya lang sabi ko nga, dinadala ka tayo ni Lord minsan sa mga sitwasyon katulad nito, na I think it's okay for me to say it. When I got married, of course, we had a baby. We have a baby, beautiful baby. She was born with a congenital heart condition. Oh, so you have a special child, like me. Yes, yes. And for me po, at that point, sabi ko nga, I've reached the pinnacle na, at the time, for me, of my career. I had everything I've ever wanted. Mm-hmm. Ito yung pinagpe-pray ko eh. Pamilya, baby. So ako po kaya kong i-give up yung mundo para po to become a hands-on mom. So doon po ako talaga naging hands-on mom na talagang wala po kaming yaya mag-asawa. Talagang gusto ko talaga na ako yung kasama ng mga anak ko paglaki nila. Ayun po. So ano yung disability ng anak mo? It's a condition po, it's called single ventricle. So it happens, at that time, it happens to one out of a million babies. And of course, I was devastated. I was a very prayerful woman. But at that point, you could relate, I'm sure, diba? Parang, this child is a child that you've asked for, you've waited for. Ang dami nga dyan, hindi naman sa pang ano, diba? Yung mga anak nila, hindi na inaalagaan, hindi na ginusto. Pero they're healthy. So at that time, po, I think my faith was really tested. You know, with God's grace, I bounced back with the support of my family, of course, and a lot of groups supported us, although not a lot of people know about it kasi hindi naman po ako makwentong tao. Sabi ko nga, at least ako may kakayanan na alagaan yung anak ko. So that po, I have been very grateful. So right now, she's a very beautiful 17-year-old. She has now a sister who's also 13 years old. And in fact, I think makikita niyo po sila sa susunod dito din sa Net 25. Dahil, iba rin yung improvement of the race. So yung disability, mas maganda pa siya sa akin. Yung disability niya ba, nawala na? It's a condition po that we manage. But, you know, I'm really very grateful. Kasi talagang, sabi ko nga, I had the capability and the capacity to take care of this child. But has it affected her growing up years? We tried not to po. In terms of schooling, hindi siya nahirapan because of that? Ay, hindi naman po. Kaya nga sabi ko talagang, grabe, God is so good. God is so good. Doon ko po talagang, lalo na pagtibay yung pananampalataya ko po. That God really has plans for everybody.
So after you left your career as a broadcast journalist, talagang ang concentration mo as a mother. Yes po. Because dahil nga meron ka pang special child. Mm-mm. But I wouldn't really call it special child kasi when you see her, you wouldn't even know. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko parang ang galing talaga, parang na-test lang yung faith ko at the time. And maybe for me to do bigger things, for me to commit to deeper things and more relevant things. Pero yung condition ng anak mo, that was a challenge. Na hinarap mo. Ayopo. Yun ang talagang naging hamon sa'yo. Opo. How you would face it. Now, I heard you are a philanthropist. Tell yes. us about it. Ayan, magkakaugnay po yan. Hmm. So sabi ko nga, that challenge in my life, which was the biggest challenge in my life, because the best job I've ever had, I ever have, I know is to become a mother, maging nanay po. So for me to face that challenge, talagang it rocked my world. Pero sabi ko nga, it led me para yung pagiging empathic ko before as a broadcaster, na magnify po eh. Naging mas malalim. Kasi tayo, di ba, attorney, pareha tayo ng mga na pinagdaanan at pinagdadaanan, di ba? Bilang mga magulang, pwede mong ibigay ang buhay mo para sa anak mo eh. So kung ako po nakaranas ng ganon, inisip ko, gusto ko rin na maging sandalan ng ibang pamilya na walang masandalan po, na may pinagdadaanan din. Kasi it's my way to pay it forward. Bilang pasasalamat ko din po for all the blessings sa pamilya ko. Hence, I became a philanthropist. You're a member of what organization? I've been a director po for the Philippine Red Cross since 2011. 2011 po. And then, of course, I've also been a director for the Junior Chamber International. It's a leadership organization for young entrepreneurs worldwide. And also for Zonta. Zonta Club is a feminist group. Feminist group, but we're pushing for women empowerment. Apart from that, what other advocacies do you have? Apart from these, well, of course, the elderly has always been very close to my heart. Okay. So, malambot po ang puso ko talaga sa kanila. As a matter of fact, nung bata po ako, alam niyo may mga bagay din tayo na hindi naman natin binabroadcast, di ba? Tuwing magba-birthday po ako, I used to spend it doon po sa Home for the Aged. Before I have my big party, doon muna po tayo sa Home for the Aged. So I'm really pushing po na mapangalagaan yung welfare po ng elderly. I understand you were part of the Senate? Yes, sir. How? I was the media chief of Senator Joseph Victor J.B. Ejercito. Ah, okay. Yes, from 2013 to 2018. Yun. So another world yun, attorney, ang galing. You know, I was still able to really utilize my training as a broadcaster, but on the other side of the fence. Kasi kami naman po yung, of course, as you know, kami naman po yung nakikitungo sa mga members of the media natin. Again, binuksan po ulit ng karanasan na yun, yung mata ko sa sitwasyon din po talaga ng bansa natin through the eyes of the media. Ano mo na, pagtagpi-tagpi ito, philanthropist ka na, mas na senado ka pa, pagkatapos nanay ka pa. May negosyo ka pa? May negosyo meron ba? Meron din po. Anong negosyo mo? Ngayon po, we've always been sa mga restaurant po. Ah. Kaya alam, may dalawa kami restaurant, natamaan nung pandemic. Ngayon may bago po ulit kaming restaurant. Dito lang sa Quezon City din. And I think nung lockdown, ito, natuwa ako, meron po akong ginawang online shop. Marami po akong mga kababaihan na tinutulungan na nawala ng trabaho. So I decided to make an online shop para mabigyan po sila ng pagkakakitaan during the pandemic. Now, ano yung... Kasi somebody told me you run for a public office? Yes, sir. Anong tinak mo? Dito po, konsehal po sa Quezon City. Ah. Opo. Did you win? No, I didn't win. But, you know, I think it was really a good electoral experience for me and I wouldn't trade that experience at all. Bakit nga pala tumakbo ka? Tell us. What made you run? Tinanong din po ako. Kasi sabi nga, there's a certain kind of grit for somebody to run for public office. Ako po is what you see is what you get kind of person. I would like to think mabait po ang tao ako. Pero you know, iba yung kailangan mong, you know, grit, tama, no? Para tumakbo. Pero everybody knows that I was a last-minute candidate. I was a last-minute candidate not because I was indecisive. Exactly the opposite, talagang pinag-pray ko po. At that time, it was a lockdown.
So kami po sa Red Cross, talagang isa kami siguro sa busiest, no? Na mga medical, non-medical frontliners. And at the time, naisip ko po, nakita ko na kailangan ng sariling Red Cross dito sa distrito ko, sa District 6, sa Quezon City. So that was really my goal. Sabi ko, when I was given the opportunity, pinag-isipan ko, should I take it or not? Actually, hindi po ako mag-gamble na tao. Kaya lang, I had to think bigger than myself. Put my pride down. Sabi ko, might as well try. Kung tayo pinalad, magkakaroon tayo ng Red Cross na sarili dito sa District 6, kung saan talaga napakarami, libo-libo, hundreds of thousands are residents in District 6. But every time that meron silang medical emergencies, they either run to a faraway hospital na kung saan kailangan silang pumila ng mahaba. So sabi ko, if manalo, edi okay. If hindi, I always believe po kasi that God has better plans. And we were put in a situation kasi it will lead us somewhere. And here I am. I think that was the plan of the Lord. Ayun po. Now, in all these experiences as a broadcast journalist, as a mother, as a businesswoman, ano pa, as a philanthropist, what lessons did you learn? Trust in the Lord. Trust in His plans. Because, you know, parang one thing led to the other. But as long as, you know, your heart is pure, your heart is good, and you have good intentions, hindi ka papabayaan ng Diyos. What made you go back to broadcasting? Again, it's connected also to my last experience, which was running for counselor nga. Okay. Sabi ko, parang doon na nung balik, yung passion ko to serve. Kasi I've been serving the community through my philanthropies, to my NGOs. Pero iba yung nandun ka talaga sa laylayan nga, ikangan ng lipunan, na talaga nakakasilimuha mo lahat ng pamayanan. And napakalaki na realize ko ng papel na ginagampanan ng media sa paghubog po ng kalinangan ng ating mga komunidad. So I thought, teka lang, wala naman akong balak na bumalik eh. Kumbaga, napagsawaan ko na po yung broadcasting. Wala, hindi mo na-miss ang broadcasting? Naka-get over na po ako. Madali po ako mag-move on. Ah, okay. Ayun. Pero nung nakita ko po talaga, nakausap ko yung pamunuan ng net, I saw the same values that I have as a woman and as a mom, you know, as a person, as a Filipino. If ever I'm gonna go back, gusto ko po yung something na talagang I will be proud to be a part of. Mm-hmm. Sabi nga, di ba, ang tagline natin sa mata ng agila, matapat, matatag, at matapang. Ayun. So it really aligned with the values that I had. Tapos, lalo na po nung nalaman ko na meron palang lingap dito po sa net. Again, naka-jive siya. Ang galing eh. Naka-jive siya dun sa mga advokasiya ko eh, mga gusto ko yung pagtulong, ganun eh. Doon ako kinikilig, attorney, doon ako na-excite. Yung the possibility of reaching millions and millions of Filipinos, not just here in the Philippines, but worldwide, through being a broadcaster. So, masaya ka sa Net25 and at the works. Oh. Parang hanggang dito nga po yung ngiti ko. Yan. Oh, okay. Eh, ano namang inaasahan mo? What do you expect from this daily evening show mo? Well, the daily evening show, I'm very excited po to be with a team na nakikita ko talagang napakasipag po ng team ng Mata ng Agila Primetime. And I see also, kaya ako excited, attorney, kasi nakikita ko it will still grow. Sabi nga na patuloy na mas lalo pang tataas ang pamamayagpag ng Agila. Doon ako excited. Gusto ko po makasama ko ng Agila sa kanyang paglipad. So we are hoping for even bigger things. Better programming, although talagang right now I cannot complain because I really see the people of Mata really you know very efficient, but I know and I'm excited that we can do even bigger things with the show. Okay, sa pagbabalik po ng Counterpoint, pupunta naman natin ang personal na buhay ni Ms. Ricky Quek Mathai. Order ka na. PCR lang ako, ah. Uy, Pisoy! Oh, kanina ka pa? Kakarating ko lang. Tara, order tayo. Nagutom na ako. Ah, sige. Yay! Pisoy!
isa! Oo! Abas lang isa! Jesse? Anton? Magkakilala kayo? Selfie lang with the Aguila, nanalo na! Congratulations! Panalo ka ng 25,000 pesos! Hanap Price Gregorio from Sampuanga del Sur, JR Umipi ng Santiago City, Isabela, Alexine Irish Kalinawan from Santa Rosa, Laguna, Janina Cruz ng Nangka, Marikina City, Yasmin Castañeda from San Quintin, Pangasinan, Christopher Burgos ng San Antonio, Marikina City, Furly May Zamora from Mazindok, Zambales, Carl Mariano ng Gillian Isabela, Aileen Legaspi ng Sampangpalay, Bulacan, Rowena Sarmiento, Mabanakan, Pampanga. Maraming salamat Kanet 25 sa inyong pagsali sa Selfie with the Aguila promo at sa inyong walang sawang suporta sa Net 25. Kaya naman, let's be thankful together at let's net together in 2023! Mababa kasi dati rin yung tingin ko sa agriculture. Ngayon po, nakikita ko po yung halaga nito, lalo na po sa kinabukasan. So, nagtrabaho po kasi ako sa farm bago po ako mag-college. Tatanim po ng lettuce. So, naisip ko po nung time na nandun po ako sa trabaho ko, na kaya pala na kapag nagpa-farm ako, kaya ko palang isupport yung pangailangan ng family ko. Kaya parang naisip ko na ito yung magiging solusyon ko para hindi na ulit umalit yung nanay ko papunta sa ibang bansa. Ngayon ay kilalani naman natin ang personal na buhay ni Ms. Ricky Matay. Tell us, ibahagi mo naman sa amin, how was your growing up years? Ah, my growing up years, very very blessed, I would like to say. Very close family ties. Dalawa lang kaming magkapatid eh. So ako po talaga yung talagang prinsesa ng mga magulang ko. But you know, very also at the same time, since my dad is half Chinese, very strict upbringing po. Ay, nag-UP ako, hindi ako nakasakay sa ikot jeep. Kasi nga, alam niyo, number one, ang aking curfew at the time. Hatid sundo ka. Hatid sundo. At before sunset, dapat nasa bahay na ako. Mm. Ayun, so, but overall, I'm very happy po talaga. Kasi sabi ko nga, bihira yung mga bata that they grow up in a very loving family. And kaya hanggang ngayon po, kami ng mga magulang ko, we're very, very close. And I'm very grateful na sila po yung binigay sa akin ng magulang. You told us about your dad being strict. Yes. Apart from that, what are the endearing qualities of your father? Alam mo kung gaano tayo kakalog? Di ba seryoso tayo sa tapat ng camera, di ba? Pero pag kami po ni attorney magkakwentuhan na, ay na, times 10 po ang pagiging kalog niya. Walang dull moment. Sabi nga niya sa akin dati, sabi, niloloko siya. Sabi ko, siguro pa, dapat ano ka, naging anchor ka. Kasi kung halimbawa po nag-travel kami mula Manila hanggang Baguio, kung gaano kahaba yon, walang dead air. Tuloy-tuloy siya. Kasi gusto po niya talagang to be entertaining, I guess, sa mga tao. At saka talagang very generous, what I can say with how about parents. Your mother? Ay, my mother. Ayan po talaga epitome ng talagang napakabuting ina. Sa buong 44 years ko po, never akong pinagalitan ng mami ko. Ayan, kaya so, pala pasaway ka. Hindi naman. Anyway. Napakabait ko ang attorney. Oh, tama. Oo. So kung gaano po kapag biro yung daddy ko, they compliment each other. At saka attorney, alam mo ba, sabi ko kaya magaan yung loob ko agad sa inyo. Kasi mami ko po is Ilocana. Pero dito po siya lumaki. Sa Manila, yung daddy po niya was one of the longest na politicians sa Cagayan Valley, si Mayor Francisco Baclig. So, ayun po. It's the same way also, parang I grew up also po na sa mundo rin ng politika. Ganon. And then, yun, they compliment each other very well. Hanggang ngayon po, nako, mami ko minsan tatawag sa akin, ano ba tong daddy mo? Parang ang haba-haba ng buhok ko. Kasi 1 minute lang siya bumaba, halimbawa, from their bedroom. Hahanapin na siya. Ayan, napakalambing po nila, talagang hands down. From whom did you take your beautiful face and your height? I think combination. But thank you, attorney. I never thought of myself really as beautiful. Pareho guwapo at maganda. In other words. Combination po. Oo naman po. Pero yung mukha mo, more on the mother's side? I think
growing up po more on the father's side. Ah. Opo, pero nung habang tumatanda po ako, more on the mother's side also. So, kasi po mga mestiza po sila ng Ilocano. Mga Sullivan po din. Ah, opo, so, mga Molina, so Sullivan. You're related to Vic Sullivan. Yes, po. Opo, opo. Opo. At saka si na Max Sullivan. Mm. Ayan po. Ah, yung kolumnista. Opo, opo. Oh. Ayan, so... Ayan, tsaka mga Molina po. So, I guess, combination po talaga. Sino naging, ano, impluensya ang tao sa'yo? Sa akin? Sa dalawa. Sa, and outside of your parents? Actually, I would like to say po, dalawa talaga sila. Because they're in the opposite side of the spectrum. Pag so, personalidad po. Sheltered ka mo eh. Pag personalidad po yung pag-uusapan. Mm. So, I'd like to think that being a good mom, being a devoted mom sa nanay ko po, sa mommy ko, tapos yung pagiging masayahin na tao, pagiging, well, I try to be generous and empathic sa father ko po. But both are very generous po. Minsan nga nagagalit ako, attorney. Grabe mag-spoil ang mga lolo at lola sa mga apo. Totoo yan. Tapos sabi naman ng daddy ko, ang tawag ko sa kanya, Papi, P. Sabi ng papi ko, bakit? Sabi niya, ito na lang kaligayahan namin mga lolo at lola. So, ayun. So, gustong-gusto po ng mga anak ko pag nandun kami din nakatira sa bahay. Tell us about your unforgettable moments in UP Diliman. Wow, unforgettable moments. Nako, mababaw lang po ako noon, attorney. Alam niyo ba yung sobrang masaya ako? Pasok ako ng library. Hindi talaga, iba lang yung packaging nating dalawa. Pero alam niyo, but masaya ako kapag papasok ako, hindi na siguro nalabutan to, Dewey Decimal System, remember that? Mm. Tuwan-tuwa ako kapag I sift through the books in the library, sa MASCOM, at saka doon sa mismong public library. Unforgettable moments, I think, the very first male friends that I made, nasa UP na po ako. Kasi wala po ako talagang nakilala dati. College, all-girls school po kami. Saan mo naman nakilala itong kabiyak mo, si Chris? Ano po, through a common friend. Ayan, through hindi sa UP. Referral. Hindi po. Nakag-graduate na po ako noon. Nasa ABS-CBN na rin ako noon. Tapos, attorney, ito pa, doble yung gaan ng loob ko sa'yo. Alam mo kung bakit? Yung best friend ko po sa UP, taga Camarines Sur. Ah, so, okay. Siya po ang nagpakilala sa asawa ko sa akin. Ayan, so... Ilocano rin ba siya? Ay, yung asawa ko po, hindi po. Ano siya? Taga Quezon City po. Ay, taga Quezon City po sila noon, lumaki. Pero siya po talaga, siya po talaga isa San Juan. Siya ba yung first love mo? Ah, oo naman. First love po. So, siya rin ang first date mo? First po, yes. First love na, first date pa. Sa kayo kinasal? Gustong-gusto kasi na mister ko, yung parang out-of-town feels. Yan. Ah. So, yun na yung out-of-town feels na hindi ka naaalis. So, it was by the bay, alam mo yun. Niloloko siya lagi. Siya yung bridezilla sa amin. Ako logistics. Kasi it was his dream wedding po, to get married parang sa nature, ganun. And then, Coconut Palace. Nung open pa ang Coconut Palace. Naku, another clue sa edad. I think kami po yung huling pinayagan ng Coconut Palace na magkaroon doon ng event. Ano naman yung mga challenges mo doon sa mga anak mo? Ay, alam ba, attorney, gusto ko sabihin talaga for the sake of the show na juicy na ito yung mga problema, pero wala eh. Alam, sabi ko napaka... And minsan pag natutulog sila, attorney, alam mo yun, minsan para akong stalker eh. Pagtitignan ko yung mga anak ko, sisilip ko, gaganunin ko. Alam mo yung mga gawain ng mga magulang yan eh, no? Ayun ko. Tapos, tinignan ko, sabi ko, paano ba ako nagkaroon ng ganito kababait na anak? Ang babait po nila talaga. Wala akong mahingi pa talaga, kundi talaga good health always. Just a good health, pareho pong matalino. I would like to say na... UP rin ba sila? Ano pa po, high school pa lang po sila. High school. Sa ika po. Sa ika. Oh, oh. Opo. Doon galing ang aking manugang sa kayo, mga apo ko. Yes, kaya alam mo matatalino. At saka mababait po talaga. Sabi ko nga, minsan nga, nung bago po ako dito sa net ulit bumalik, syempre, hindi naman ako mahilig na mag-makeup at that time kasi nauso yung K-drama. Ang gusto ko lang, BB cream, lip tint, ganon. Eh, kailangan ko biglang magkaroon ng makeup. Alam po ba yung mga sponsor ko, mga anak ko. Pinahirap po nila lahat sa akin ng mga makeup nila. Kasi biglaan din po yung pag-ere ko dito. Ayan, so I'm very grateful po sa kanila. So, ang challenge ko ng attorney ito, yung mga maniligaw, yung mga gusto maligaw. Mm. Eh, marami naman yun. So, nakapila sila. Bawal pang pumila. Pero minsan po, ang kukwit ng mga bata ngayon, sa totoo lang, meron pong mga dinumidiretso sa magulang.
Hi, Tita Ricky. Ganon, magaling. Mahuhusay mga kabataan ngayon. So ako naman, okay, hello. Hello, baby boy. Ganon. Describe Ricky Mathai in three words. In three words? Resilient. Genuine. Mm-hmm. And, well, this is considered one word because there's a dash. God-fearing. Kung gusto mo magpasalamat, ano yung anong bagay ang pinapasalamat mo? Pinapasalamat ko po, number one is my family. My family po. Alam mo yung napakaliit po ng pamilya ko, yung immediate family ko. My mom, my dad, my brother, asawa ko, dalawang anak ko. So kami na lang po talaga. Nagpapasalamat ako na talagang na-bless ako ng the best parents, the best kids, the best husband, as I can be the best daughter and the best mom and the best wife to them. Punta naman natin. Alam mo, meron kami segment dito. Interesting and it's fun. Okay. I'll give you some emojis. Okay. I'm sure you're familiar with this. Yes, attorney. I always watch your show. Okay. So we will show you some photos, and then you make a reaction by showing whichever you want. Okay, and attorney. You can expound. Okay, attorney. All right. First photo. Gel Santos Melo. This. Gel. Where do I have to... Nakasama mo siya, di ba? Kuha siya po ang siya. Nagbigay ng break sa akin. Ah. Siya po yung nambuyo sa akin. Hello, Jel. Kasi po, doon ako nag-intern sa kanya. Sa Tatak Pilipino pa nung unang panahon. Nung unang panahon! Tatak Pinoy naman, okay, second generation. So siya yung nagsabi sa akin na IG. IG po talaga ang nickname ko. Kasi ang totoo ko pala, Ingrid. Tapos may letter G. Nakakahiya talaga. Yung daddy ko kasi, Ingrid Gay. Kasi it means daughter of happiness. So IG, there's more to learning than the four walls of a classroom. Siya po yung nagbigay ng break sa akin. And I'll always be grateful to her. So, second photo. Controversial din to. Anong gusto mong idagdag? Ano naman po siya? Nakasama ko po siya. I think ako yung isa sa mga uri niya nakasama na anchors. Kasi we co-anchored po yung headlines. That was the nightly newscast of ABS-CBN at the time. But unfortunately, we didn't really get to spend so much time anymore after. Hindi kayo naging malapit. Opo, kasi although magkasama kami for a long time because of the show, kasi ayun po yung time na nililigawan na po ako ng mister ko. So, okay. Iba na yung priorities ko noon. Yun po. Hi, Karen! Speaking of whom, this is the next photo. Okay. Grabe. Chris, Mathai. Siyempre ito. Yan. Di ba ang cute-cute niya? Okay. What is his endearing trait? His endearing trait. He's probably one of the kindest people you'll ever meet. He's super genuine. And he finishes 3 terms as number one counselor in San Juan. Because... Sabi ko nga, when you become a politician, I mean, I've been around politicians. It's either talagang plastic kang tao or talagang gusto mo yung ginagawa mo. Ito po, mister ko, talagang gusto niya yung ginagawa niya. Talagang his patients. Siya hindi po. Ngayon hindi po, na. Director po siya sa DSWD. Sa DSWD na pala siya. So talagang yung puso talaga niya, ayun yung ano ko. Ayun yung serving nakita ko siya. Talaga. Yes, yes. Opo, service-oriented siya. At saka he's a very good father. A very good partner also. Very supportive. Very supportive po. And the same way I am with him. Okay. O, yun po. Next, yung asawa mo ang mamimiss itong taong ito. Dahil nawala. Ito. Nanginginaya nga ako nito. Ito, okay. Ito. Ayan. Sad ako kasi po, si Irwin, kaibigan ko na po yan, ABS-CBN pa ako. Yung misis niya, kaklase ko, prep pa lang ako. Prep pa lang ako, high school, college, nag-ABS kami pareho. Nakita ko kung gaano kasipag si Irwin. Kung gaano siya ka-passionate. As a matter of fact, may nabasa po ako na he was one of the highest performing secretaries during this administration. But, so it's sad, but I believe that kung talagang a person is competent, ang isang pagsubok na ganito, there's a reason eh. Baka there's bigger things for him, I don't know. And if you're really a competent person, work will find you. Ayun naman kanyang naging problema, hindi naman competence. Dahil kung competence, pag-uusahan, competent yun. Legal
constraints. Mm, okay. Punta natin yung next photo. Love, love. Magkasama kayo. Sister-in-law ko po siya. Oh, she's my pala. Sister-in-law. Oh, oh, yeah. So siya po ang... Matay nga pala siya. Yes, yeah, siya po ang half-sister ni Chris. Pero sa totoo lang, parang talagang full siblings po sila. Oh. Tapos ang nakakatawa, nung tumakbo po ako sa Quezon City, kamay na pagkakamala magkapatid ni Ara. Napakabait po niyan. And ito, magkakaroon po kasi kami ng show dito sa Net 25. Kaya sasama ka sa amin, attorney. Alright. Kailangan kasama ka namin doon. Sige. Next. O, oh, ito. Strong personality. Super love. Love po. Nakasama ko rin po siya bilang senador. The time that I was in the Senate. Ah, grabe. Iba po yung charisma ng isang Bongbong Marcos. Iba yung charisma niya. Pero more than that, kaya po ako napabilib sa kanya. Nagsama po kami sa Yolanda, Tacloban. Nung binagyo po doon, nagdala po kami ng mga relief goods, and he was there. I saw him how he is on the grounds. I see him na, you know, he's a silent worker attorney. I think for me, that I've seen him and I've talked to him so many times before. Talagang, I don't know if you can call it, it's innately in him, the service. Even if he was, well, number one, he was trained, you know. He has served the government in all departments probably already, in all branches probably, except for judiciary. Pero talagang, talagang puso niya eh. May iba eh. Puso bumon. Hindi may puso siya attorney, pero he's a silent worker, but he gets the job done. And that's why... Nagkamali nga ako ng description. Nakala ko kasi yung susunod na photo eh. Kaya sabi ko, strong personality. Dapat sa kanya, very pleasing personality. Ito ang strong personality. Ah, okay. Alam ko, pinin ko alam ko to. Love. Yan. Si, ano po, si Corina. Coring. Si Madam Coring. I call her Ninang Coring. Ah. Kasi po, nung ako'y bago sa ABS, ano yan? Terror yan. Oh, terror. Takot lahat ng tao kahit sa kanya. Takot pero lahat ng tao sa kanya. Parang, ako, ang bago-bago ko. Alam mo yan, fresh, 19. Alam mo, walang kamuwang-buwang sa mundo. Alam mo yan. Ako, natcha-challenge ako kapag ganun attorney eh. Hmm. Yung parang, para sa UP, lahat ng professors ko, gusto ko kunin yung pinaka-terror. Kasi I want maybe, it's not being competitive with anyone. I want to compete with myself. Mm. I want to prove na, oh, ito, kung terror to, and she's happy with me as a person, as a professional, it means I'm doing a good job. That's why I got her as a ninang for my wedding. Mm. Hello, Ninang Coring. And in fact, during the campaign, she also supported me in her own way. So talaga mga terror, ha? Gusto ko. Kung maka ng law, pasok ko sa klasiko. Tingnan mo naman, attorney, sino ba ang BFF ko ngayon dito sa net? Ako, si attorney, I will be sitting with... I want to ask you. Yes. Number one, you know, your life, in your whole span of career, spanning decades, diba? Hindi ko na sasabihin kung ilang anong taon pinanganak si Attorney Sal. Oh, I can tell you how old I am. But we're 30 if years apart. If you reduce 20 years of your... Not 30? No, if you reduce 20 years of your age, I can undone what you have done. If you increase it by 20 years, what you cannot do, I can. That's okay. My age. Guys, kung hindi kayo mahilig sa puzzle, ako nag-gets ko yon. Pero yung mga hindi mahilig sa puzzle, Google. Pero ito, attorney. You know, sabi ko nga, if there's anyone who has been very vocal about it, who has seen the good, the bad, and the ugly in Philippine society, and you've been so active even before there was martial law, tama? Mm. Diba? And if you've won, high school pa ako no. If you've won as a senator, because I voted for you. I voted for you, really. And you know that, diba? What would be the first step that you could do? To undo the bad? To rectify maybe the bad? To beautify the ugly? And to amplify the good? De, ang aking advocacy kasi from the very inception, yung special children. Mm. Eh, kasi there are about 5 million of them. Mm. Ang problema ng mga magulang sa kanila, eh, paano kung namatay sila ahead of them? Sino mag-aalaga? Napakahirap mag-aalaga. You should know that. Yes. At hindi lang yan, napakamahal ng education.
Correct. Para ka nagbabaral ng medicine. Tapos wala, pati yung therapy, napakamahal. Kaya sabi ko, dapat may batas na doon mag-focus sa kanila. Kailangan pumasok na ang gobyerno. So hanggang ngayon po, wala pa rin tayong batas na may ipin na mag-aangalaga sa ating mga special children. Yun ang dinadraft ko for Robin. Oh, Robin will sponsor it. Napaka-exciting po niyan na batas. Dahil, di ba sabi ko nga, bilang mga magulang, talagang pwede mong ibigay ang buhay mo para sa iyong mga anak. Pero tama ka, attorney. Paano pag dumating ang panahon na wala ka ng buhay? Di ba? Okay. Your children have to be secured. And I think the government can really play a big role in it. Ito, attorney, ito. I'm sure marami po sa audience talaga ang nagtataka. Di ba? Kasi ang tagal nyo na nga dito sa ating mundong ibabaw, di ba, attorney? Mm. Pero look at you, mas fit pa po kayo kaysa sa amin. Ano po ba ang inyong regimen? How do you maintain your physique like this and your brilliant mind? Simple living, saka wala akong bisyo. I don't drink, I don't smoke, I don't gamble. You don't gamble? I don't smoke. Yes, sir. So, saka nag-workout ako. Ano pong every workout morning. Yan? Ano pong workout? Aba, push up. Nakaka-100 ako every morning. 100. Kayo ba kaya niyo mag-push up ng 100? Oo, 100. Dati nga, 150 yan. Kaya lang yung dalawa kong doktor sa bahay. Tumawad pa! Yung kabi ako at saka yung anak ko, puro yung doktor. Sabi niya, aba, tigilan mo na yan. I-reduce mo. So, nag-reduce na ako ng 100. And then I have weights. Tapos I do... Marami akong my stretches. You know? Nox naman. May trainer ka ba, attorney? Wala. You train okay. Yourself. Hold on. Pwede ba tayo magkaroon dito ng attorney's hall workout session minsan, di ba? Para maturuan naman tayo ng attorney, para hindi naman tayo nakakaya. Ako kasi ang push-up ko, hanggang 3 lang po ang kaya kong abutin. Ito, attorney, ito talaga. I really love this. Everybody knows you. Matapang ka. Tapang? Diba? Matapang sa pag may paninindigan. Misconception yun. Misconception pala. Oh, see? We something new today. Mabaito ako. Ay, sobrang bait. Kaya kami magkaibigan ni attorney. Ito, saan mo nakuha yung fashion sense? Sa nanay ko. And your mom is a... Alam mo, nanay ko, matangkad. 5'7 siya. Wow. And mistisa. Magandang babae talaga. At palagi niya ako kasama nung bata pa ako. Kaya, syempre, na-influensya ako sa kanya. Galing na ba? Alam mo ba nung nasa UP ako? Yeah, even before ganyan ka UP. Na po magbihes nasa UP? Nung ako'y bata pa. Ako'y naglalakad papuntang eskwela. Hindi ako para meron dagdag na allowance. Nagtinda pa ako ng tinapay, pandesal, just sa Project 4. Apo. Siguro three years. Para lang, meron akong allowance, pupunta ako, eskolta pa noon. Para nakakabili ako ng gusto kong biling doon. Wow! Yun ang aking. So talagang matagal na po talaga kayo may fashion sense talaga. Ito, attorney. Actually, I know, your fashion sense is spectacular. Attorney, I know that you're half Ilocano, half Bicolano. Ang hirap pala sa inyo nung last election, ano? Half Ilocano and half Bicolano. Which group do you relate more? Are you more of an Ilocano or a Bicolano? Pareho eh. Kasi ang nanay ko, strong personality. Yung tatay ko, ganun yung strong personality. Kaya double ang influence. Kaya doubly strong ang yung personality. Ah, pareho pa, valedictorian niya. Wow! Kaya pala, wala na... Asawa ko ganun din. Kaya, nahawa siguro ako nila. Okay, magbabalik po ang Counterpoint. Maraming salamat. Ms. Ricky Matay for guesting your presence not only is a pleasure, it enlightens this show. Oh, thank you, Attorney Sal. Thank you. My pleasure. Babalik po ang Counterpoint. Ito na yung mga pinto na po. Ito na yung mga pinto na po.
Goodwill na sale. Alika po ako, check mo yung box namin. May payong pa! Sa'yo na yan. Nag-selfie lang with the Aguila, nanalo na! Congratulations! Panalo ka ng 50,000 pesos! Calixto Onida, Alabang, Muntinlupa, Alton Makalisa, ng Misamis Occidental, Sofia Bianca Sabino, ng Camarikina City, Janice Garganta, ng Taytay Rizal, Jessel Aying, Mandaluyong City. Maraming salamat ka Net25 sa inyong pagsali sa Selfie with the Aguila promo at sa inyong walang sawang suporta sa Net25. Kaya naman, let's be thankful together at let's net together in 2023! This... Karaniwan na nakakapanayam namin dito sa special segment ng Counterpoint, but as a person with disabilities, ay todo ang suporta, pagkalinga, at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya na differently abled. Subalit, hindi laging ganito ang kanilang kwento. Tulad na lang sa nangyari kay Fe Corpus na tubong Mindanao na na-diagnose ng SLE o lupus at iba pang karamdaman na nagdulot sa kanya ng matinding pasakit at dahilan upang iwanan siya ng pamilya. Bago ako nagkaroon ng kapansanan, I was an executive of a bank in Cotabato. I earned a few pesos at naubos lahat yun sa aking pagpapagamot. Sabi ng doktor kasi na doon sa Mindanao na wala akong sakit. Na-diagnose ako in 1999 dito sa Metro Manila, but I had this prior to that. Nagkaroon ako ng nagiba na spine in 1982 at 16 years ako na hindi na-treat for that. At na ito nga, nagkaroon na ako ng lupus na ang sabi nila ay nagsakit-sakitan lang ako. Dahil wala silang nakikita outside na maaring yung apparent. Na porta lamang ngayon kay Fe ang government pension mula sa Social Security Service o SSS. Nagpapagamot ako, na-confine ako sa ospital, walang bantay. Buti pa yung ibang tao na bibigyan ako ng tubig or nabibisita ako, but not my family. So na-brainwash po ng husband ko ang family niya at na-brainwash niya rin ang mga anak ko. May nagsabi na pwede ka magkaroon ng ID para meron kang discount daw sa fare. Una, may ID pala. So para bang ang government parang pinoprotect. Pero bakit ang pamilya ko dinidiscriminate ako? Yun bang lahat yung mga accusation na yun? Sabi ko, eto ba ang person with disability? Akusahan ng pamilya ng kung ano-anong mga kasalanan? Hindi ko naman po ito ginusto sa mga persons with disability. Hindi po nila ginusto na magkaroon ng kapansanan. At bakit kami ngayon ay naging subject ng discrimination at panlalait? Naging subject po na nagkakaroon ng mental illness kasi sinasabi po namin hindi namin kaya itong gawin. Pero gusto namin mabuhay. Ang kaakibat po ng may kapansanan ay diskriminasyon. Kawalan ng karapatan at kawalan ng source of living. May kasabihan na there is a light at the end of the tunnel. Dahil sa kabila ng mga pinagdaanan ni Fe, kaagapan niya ang Diyos at pamahalaan sa kanyang suliran. Nagkaroon po ako ng pananalig sa Diyos at sa pananalig sa Diyos, una gusto kong mabuhay, mabuti na lang at meron akong pension. Dahil po doon, nagkaroon ako ng idea na magkaroon ng tindahan upang mabuhay ko ang sarili ko at mabili ko ang gamot. Naging aktibong miyembro na si Fe ng iba't ibang organisasyon para sa mga
may kapansanan. Tulad na lang pambansang kapansanan ng mga kapansanan ng Pilipinas Incorporated at Occupationally Disabled Workers Association of the Philippines, Inc. na layunin isulong ang karapatan ng person with disabilities. Aking paliit ang National Commission upang meron pong nagkakaisa yung na-channel po. Yung isa lang po na ahensya ng gobyerno upang paipatupad po lahat ng batas. Kasi kung LGU, there are 1,716 or more or less LGU, iba-iba po ang pagpatupad ng mga LCE. Hindi po lahat napapatupad uniformly. By the way, we are also signatory, the Philippines is also signatory of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability. Pero ang nangyari po, inilagay po kami under sa DSWD a welfare instead na kami ay right-based, welfare-based. Inilagay kami sa DSWD wherein hindi po namin na-assert ang aming karapatan. We are being classified na welfare people. Parang nagpapalimos. Kaya ngayon, hanggang ngayon, ang hirap, nagpapalimos po kami ng mga gamot, maintenance, financial assistance, pero wala po. Malayo pa ang tatakbuhin ng hiling niya na magkaroon ng komisyon para sa PWD or persons with disability. Pero para sa maraming may kapansanan, kung hindi nila maaasahan ang iba, maging ang kanilang pamilya, nandiyan ang kanilang sarili na handang humarap sa anumang hamon ng buhay. Order ka na. Mag-CR lang ako, ah. Uy, Pisoy! Oh, kanina ka pa? Kakarating ko lang. Tara, order time. Nagutom na ako. Ah, sige. Yeah! Isa! Oh, labas na, isa. Jesse? Anton? Magkakilala kayo? May in-invite tayong isang napakagandang babaeng makikisaya sa atin sa Quezon City. Miss Universe Philippines! Bea Luigi Gomez! Yung heater po po, it's not working. Nakakasakit kayo! Napakaraming kababayan natin! Hindi nakakainom na malinis ng tubig! Anong probinsya ang mamantika? Ano? Cebu! Cebu! This portion. Capping the night, I will leave you with this line from Brazilian novelist Paulo Coelho. If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with another hello. Alam po ninyo yung bisita natin kanina. Napakabata siya nung siya'y magsimula bilang broadcast journalist at narating niya ang tugatog ng tagumpay sa murang edad ng 25. Subalit, iniwan niyo po yon. Iniwan niya upang siya'y maging isang ina ng tahanan. Subalit, gaya nga ng keynote natin kanina, pag ikaw ay umalis at nagsabi kang goodbye, may darating pa na magsisimula ng panibagong buhay kung saan sasalubungin ka ng hello. So, yan po ang istorya ng ating panauhin. Hello and goodbye and hello. Join me again next week as we engage with some of the country's most interesting, controversial, and influential personalities. I am Salvador Sal Pinelo, and this is Counterpoint.